Di namin akalain ng mga anak na si Ina ngayon, actually kabablog pa lang kahapon kung ilan ang magiging anak niya kasi nga sobrang laki ng tiyan niya. Pero kahapon kasi nagsusuka na siya ng puti, tapos yun na pala yung sinyalis ng mga anak na siya. Kasi si Ina mga kabong ay 52 days pa lang ngayon, simula nung na-stud siya, pero nanganak na siya. Pero sinabi rin sa akin ni Mok na baka nga mga anak na kasi nga parang meron na siyang dugo sa ano sa paa na lumal. Meron na siyang mga dugo kahapon. Tapos bigla na siyang nanganak. Buti na lang aga namin nagising. Nagising kami ng 6:30 ng umaga. Tapos meron na siyang anak, dalawa. Nakakakaba kasi hindi ko akalain na manganak na siya agad. So mga kamukong tignan natin siya, nanganak na siya. Ito yung isang anak ni Ina. Hindi namin kasi na malayo na nanganak na siya. Ina, okay ka lang? Ayun, meron siyang baby. You know. Deo, gugutom siya eh. Yan, nakasalukuyang pang nanganganak si Ina. Yan o. Push Ina, push. Sige na, Ina, push. Push Ina, push. Yan, sige, kaya mo yan. Push. Push pa, push pa. Kaya mo yan. Phil, nagugulat si Ina sa'yo. So, ito na yung anak ni Ina na isa. Kasi medyo mahina. Ayan, kaya nilagay namin siya dito. At isa pa, parang walang gatas yung dede ni Ina. Kaya pinapadede namin siyang ano. Pinapadede namin siya ng sa ano lang, syringe na maliit. Kailangan, medyo naiinitan siya. Kaya yan, nag-provide kami ng lampshade. Palakas ka. Kaya mo yan. Hindi ba humihinga naman siya eh. Push Ina. Push. Oh, buhay mo yan. Buhay ka, please. Mabuhay ka, please. Oh. Oo, kalalabas lang. Baby, baby. Baby. Oh my God. Oh my God. Patay na naman? Ay. Ay, ba't ganun? Baka naman mabuhay pa. Oh, dalawa na sila. Pero kaya niya siguro na ba sila matay na. Ah, dalawa na. Kasi ito pa itong isa nakasupot. Oh. Ay, nako. Ito yung bago. Gising. Gising. Puro patay siya. Kasi ito yung kauna-unahin niyang nilabas. Yung sinupot namin kasi talagang patay na siya. Ito, yung una. Tapos, itong pangalawa. Tapos ito yung pangatlo. Oh my God. At saka siguro si Ina ang mamatay o yung mga anak niya. Ayun o. At saka kulang pa siya sa araw. 52 days pa lang niya ngayon. Ayun o. 52 days.
nilabas niya na. Oh, nakakaawa. Malapit na lang, malapit na. Sige, sige, push. Oh, push. Ito yung mga anak ni Ina. Apat siya, yung isa nakasupo. Tapos ito, pang-apat ito. Ito, wala na talaga. Hindi rin siya, ano. Kasi nga, 52 days pa lang. No? Ayan, no? Sayang. Oh, nanigas na siya kaagad. So, dito na natin sila nilagay. Ayan, sama-sama sila. Ayan. At ililibing na natin sila. Okay. Kakalungkot, pero ganun talaga. Ang importante ay buhay si Ina. Ayan. At may natira pa namang isa. Nandun naman si Junior. So, ipapangalan namin sa isa ay JR. So, lima ang anak ni Ina. At ito yung apat. Tapos nabuhay itong isa. Yun, si JR. Ayan. Ayan, babalutin na natin sila. Ginawan ko na lang siya ng ganito. At ayan, sama-sama sila sa isang kahon. At ililibing na natin sila. So, eto na sila mga kamokong. At binalot ko mabuti. Ayan. Importante, sama-sama silang apat dito. Diba? Ayan. At ililibing na natin siya. Nakapag-hukay na rin ako para dun sila ilibing. So, ayan mga kamokong. Ililibing na natin siya. Ay, nako. Ganun talaga. Nailibing na natin sila. Ayan. Paalam. Mga angel. Ay, nako. Ganun talaga. Okay, nailibing na sila. Okay.